sa puwet ipapaturok? What? Narinig mo na siguro sa balita o nabasa mo kung saan ang sinabi ni President Duterte na sa puwitan daw niya ipapaturok yung bakuna sa COVID-19. Pero saan ba dapat? Hi guys, I'm Doc Junji, an emergency medicine resident doctor and syempre ang tropa mong residente, and in this video, ituturo ko sa inyo kung bakit iba't ibang ruta na dinadaanan ng gamot, pagkakaiba nila, at kung bakit sa puwet niya ipapaturok yon. What the... Isa sa pinakamadalas na dinadaanan ng gamot papasok ng ating katawan ay ang oral route o sa bibig. Ito yung mga tableta, mga kapsula, mga syrup at basta kung ano-ano mang dumadaan pa dyan sa bibig mo. Ito yung pinaka-basic, ito yung pinakamadalas na pinipili ng mga doktor. At syempre, ito yung pinakamadalas din na pinipili ng mga pasyente kasi ito yung pinakamadali eh. Walang sakit at kadalasan mas murang paraan ng pagpasok ng gamot sa katawan ng tao. Kung gano'n naman pala, Dok, eh bakit meron pang mga injection? Masakit yun eh. Siyempre, sa lahat ng bagay may limitasyon. At isa sa mga limitasyon ng oral medication ay ang pagdaan muna ng gamot sa atay. Kapag dumaan kasi ang gamot sa atay, maaaring mabawasan ang dami ng gamot na umaabot sa dugo natin at pupunta dun sa target organ ng gamot. Ito yung tinatawag na first pass effect. Pwede ding mabago ng atay yung komposisyon mismo ng gamot, kaya konti na lang yung naaabsorb mismo ng katawan natin. Yung ibang particles pa nga ng gamot, nai-inactivate or nawawala na. Kaya kung mapapansin mo, kapag sa swero ay dinadaan ng gamot, kadalasan mas konti na yung dosage na kailangan kasi di na ito dadaan sa atay. Rekta na siya sa dugo. Also, meron ding mga gamot na nakakairita sa tiyan. Kaya pansinin nyo, may mga gamot na kailangan may laman yung tiyan bago nyo inumin. Yan ang dahilan nun. Kasi nakakasakit siya ng tiyan kapag ininom mo siya ng walang kasabay na pagkain. Pero syempre, meron din namang mga gamot na kailangan mong i-take na kailangan walang kasabay sa tiyan. Pero kailangan mong itanong yun dun sa doktor na nagreseta sa'yo. Isa yun sa mga dapat mong linawin kapag ka binibigyan ka ng gamot ng doktor mo. So ano ang solusyon kapag ka di kayang oral o sa bibig idaan ng gamot? Doon na tayo sa ayaw ng lahat, injection. Pero hindi lahat ng injection ay pare-pareho. May iba't ibang klase yan, mga Brad. Una dyan ay yung tinatawag na subcutaneous injection. Ito yung mga gamot na sa taba itinuturok, kagaya ng insulin. Kung mapapansin ninyo, pag sa taba ituturok ang gamot, mas maikli yung ginagamit nilang karayom o di kaya naka 45 degrees yung angulo ng karayom sa balat. Karamihan ng mga gamot na dito idinadaan ay yung mga protein-based na gamot. Kasi mas malalaki yung mga molecules nila at masisira agad sila pag sa oral o sa bibig idinaan. Di na sila aabot sa dugo natin. Ang subcutaneous route ay medyo hindi ganun kasakit dahil nga sa taba lang siya at kadalasan nga eh mas maikli lang yung karayom na ginagamit dito. Sunod na klase naman ng injection ay yung intradermal. Ito, napakasakit na ito. I think ito nga yung isa sa pinakamasakit eh. Kasi itong intradermal, mababaw lang siya pero dun siya mismo sa ilalim ng balat itinuturok. Mababaw lang siya pero masakit kasi dun sa ilalim ng balat, dun may pinakamaraming nerve endings. Kadalasan ginagamit itong ganitong turok para magbigay ng local anesthesia at para mag-test kung may allergy ka sa gamot. Ginagamit din ito sa isang test para malaman kung may tuberculosis ka o wala. Next tayo agad, ang paborito namin sa ER, ang intravenous route o yung sa ugat idinadaan yung gamot, yung mga swero. Gusto namin to kasi kapag sa ugat idinaan ang gamot, mas mabilis siyang nakakapasok sa katawan. Di na kailangang tunawin kagaya ng tableta at mas sakto yung dose na nabibigay namin. Kung gusto naming 1 mg per hour lang ang papasok na gamot sa'yo, i-adjust lang namin dun sa infusion pump or yung maliit na makina na dinadaanan ng tube ng swero. Tapos, yun na yun. Di siya apektado ng pagkain, nalunok mo ba yung buong gamot, kung isinuka mo ba yung gamot, o kung ano man. Also, dahil nga mas mabilis na pasok sa katawan yung gamot, mas mabilis tayong nakakakita ng epekto ng gamot na yon. Pero syempre may downside din yon. Una, dahil mabilis at malakas nga ang epekto ng gamot na sa swero idinadaan, kung may side effect sa'yo yung gamot, eh mabilis at malakas din siyang darating. Kaya dito pumapasok yung intradermal na sinasabi ko kanina,
Minsan, magbibigay muna kami ng maliit na dose gamit ang intradermal injection. Tapos, kapag wala kang reaction dun, saka namin ibibigay yung gamot sa swero. Isang problema din sa intravenous is yung minsan mahirap humanap ng ugat. Hindi po ganun kadali magsaksak ng karayom sa napakaliit na ugat. Okay? Lalo na sa mga bata at sa mga medyo matataba. Lalo na yung matatabang bata. At lalong hindi nakakatulong yung ipipressure nyo yung nurse o yung doktor na nagtutusok. Tapos sasabihan nyo na, one shot lang ha? Dito madali, okay? Kahit pa ang pinaka-senior na nurse o doktor, minsan may mga pasyente talagang mahirap tusukan. Minsan mahina na yung ugat mismo, kaya naputok. Minsan sobrang dehydrated na, kaya nagpa-flat na yung ugat. Basta maraming factors and mahirap siya. So huwag kang mang-pre-pressure nang nagtutusok ng swero. Okay? O alam kong hinihintay mo yung tungkol sa puwet, pero saglit lang, may konti pa tayong kailangan daanan. Next is yung rectal route. Ito yung mga gamot na ipinapasok sa puwet at hinahayaang matunaw dun. Hindi itinuturok to mismo dun sa butas, ha? Ang tawag sa mga gamot na to ay yung mga suppository. Dito pinadadaan ang gamot kapag di kayang lumunok ng pasyente, kapag bawal kumain ng pasyente, at kung may humaharang sa daanan ng pagkain ng pasyente. Siyempre, ang problema din dito eh, alam mo na, medyo hindi siya komportable. Ito, next na, ibibigay ko na, okay? Sa mga nabasa ko, ang mga bakuna laban sa COVID ay ini-inject intramuscularly or sa muscle. Kadalasan eh, mas mahabang karayom ang gamit dito kasi kailangan sa muscle maipasok yung gamot. Depende sa komposisyon ng gamot na ituturok yung sakit na mararamdaman mo. Meron ding mga gamot na pag tinurok eh parang mabigat sa balikat. Sa muscle, kadalasang itinuturok ang mga gamot sa panahon ngayon kasi mas maraming amount ng gamot ang kayang i-absorb ng muscle at mas mabilis din ang pag-absorb sa muscle kumpara sa subcutaneous at sa intradermal. Pero ang bilis ng pag-absorb ng gamot dito ay depende sa dami ng blood vessel na nasa muscle na yon. Ngayon, sa puwet daw niya ipapaturok. Hindi ko alam kung seryoso siya or nagbibiro lang ulit. Pero ang tanong eh, pwede ba yun? In theory, pwede naman. Kasi muscle din naman yung puwet eh. Muscle din naman yung nasa balikat. Pero pansin nyo ba na halos lahat ng gamot ngayon na itinuturok ay sa braso na itinuturok? Bakit? Kasi mas safe dito. At pinipili dito sa braso kung di naman sobrang dami ng gamot na kailangang iturok. Usually, nagtuturok lang tayo sa muscle ng puwet kapag marami yung ituturok na gamot. At kung kailangan talaga na sa malaking muscle magturok, hindi sa puwet, kagaya ng nakasanayan noon. Dito na ngayon, sa harap ng hita o dito sa bandang gilid. Sa mga muscle na tinatawag na rectus femoris, vastus lateralis, o sa gluteus medius. Bakit hindi sa puwet? Meron kasi tayong tinatawag na sciatic nerve na naandun banda sa lugar kung saan nagtuturok sa may puwet. Pag tinamaan mo yun, maaaring madamage yung nerve na yun. Also, mas makapal ang taba sa may area ng puwet. Kaya mas may chance na hindi umabot yung normal na karayom sa muscle mismo. Pag di umabot sa muscle, sa taba yun maituturok. Pag sa taba na iturok, subcutaneous injection na yun. Mag-iba na yung bilis at pag-absorb ng gamot. Pero in the end, choice talaga niya kung saan niya ipapaturok yung vaccine. Pero as I've said, madaming factors na kailangan i-consider kung dun talaga niya gusto ipaturok. As for you and for me, I would advise na magpaturok kung saan sinabi nung gumawa nung gamot. Di naman nila yun ipapaturok dun dahil trip lang nila eh. Kagaya ng lahat ng sciences, ang medisina at mga doktor ay hindi nagpapagawa ng kung ano-anong procedure dahil trip lang nila eh. Lahat yan pinag-aaralan, lahat yan may reason. Madami pang ibang lugar na pwedeng daanan ng gamot sa ilalim ng dila, dinidikit sa balat, mga pinapahid, ganyan. Pero baka maumay ka na sa mukha kung may pimple marks. Kung may napulot ka sa video na to, pa-subscribe naman dyan, ma'am, sir! Share mo na, like mo pa. Yun lang for now, mga tropa. It's been me, Doc Junji, ang tropa mong residente. I'll see you guys on this video, so click here.